Nagsagawa ng magkakasabay na Bible-based seminar sa 10 magkakaibang lugar ang mga Adventista sa Southern Luzon Mission. Sa panguna ng Adventist International Evangelist na si Pastor Dan Smith at pagkakaisa ng mga care group, ang nasabing mga seminar na nakatuon kay Jesus ay bumago sa buhay ng nasa 170 mga tao. Ang kabuuang detalye tungkol dyan, balitang may pag-asa ni Christian Ed Mungon. Naganap ang malakiang ebanghelyo ng Panginoon dito sa Camarnesur at Albay na binubuo ng 10 site sa panguna ni Pastor Dan Smith. Ang pangunahing layunin ng pangangaral na ito ay maabot ang mga lugar kung saan hindi pa naririnig ng mga tao ang ebanghelyo at patuloy na ipakilala si Jesus at tanggapin siya bilang kanilang personal na tagapagligtas. Nagpapasalamat po ako kasi po sa pamamagitan ng banal na espiritu, yung pangunguna niya sa akin, nasoften po niya yung heart ko, no, bala yung pride sa akin. Feel ko po yung pure na presence po ng Holy Spirit na ang pinakang reason ay dahil sa pinili ko po siya. Ang paglilingkod sa mga taong dumadalo gabi-gabi ay pinangungunahan ng care groups sa iba't ibang distrito na kung saan karamihan sa mga ito ay kinalang personal na kaibigan na patuloy nilang inaalagaan hanggang sa ito ay maging handa at lumago. But why do I come? It really is this one idea of making friends for God. I want to make God look amazing. So many lies have been told about God. I also grew up with many lies and wrong ideas about God. That when people die, God took them. When bad things happen, it is God who does it all. And I said, no, we have to talk about the true God, who He really is. God is good all the time. He is always kind. He is always loving. You can always go home again. Bunga ng pangunguna ng banal na espiritu at sa pinagsama-samang paglilingkod ng mga miyembro ng Seventh-day Adventists, 130 individual ang nabautismuhan. Ang gawain sa Eriga ay naging matagumpay sapagkat nagbinyag tayo na maraming sinuportahan ang gawain ni Pastor Dan Smith ng Grace Force at ng Quiet Out. So aming pong binabalik ang papuri at pasasalamat sa Panginoon sa katapatan ng ating pong mga visiting evangelist na nagsigawa ng programang ito. Tunay po na napakatagumpay ng gawain ng Panginoon. So ating pong pinapasalamatan ang mga kapatid na naging bahagi ng gawain. Ito po ay bunga ng ating mga care group ministries. Isa sa pinakamahalagang focus ng ebanghelyo ay ang pagtatalaga ng bawat isa na makisangkot sa pagnanais na may pamuhay si Kristo sa kanilang buhay. For those who get baptized, who are new in their faith of Jesus, I can just tell you it's Jesus. Everything is Jesus. It is not just trying to be good, a good church member, trying to live a perfect life. It's get close to Jesus. If you get close to Jesus, He will do the rest of it. And you will become solid. You will become planted on the ground. You will be a faithful follower of Jesus. Obviously, we need to spend time with Jesus. Read the Bible, read the Gospels, read John, read the Gospel of Mark, read the Psalms. And the more we have the words and the ideas and the stories of Jesus, we will be more connected to Jesus. The answer to every question is Jesus. Mula dito sa San Nicolas, Iriga City, at may layunin makapaghatid ng balitang may dalang pag-asa, Christian Edruslin Bunggo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.